Hello guys, welcome back to my channel. Okay, and awa po lang Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys, welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is gonna be a review of this product, which is this Xiaomi Redmi 10C, okay? So, this is a variant of 4GB and 64GB storage, okay? So, yan. Graphite gray, okay? If I am not mistaken, tatlo yata yung available colors nito or apat, no? Merong blue, merong gray, meron yatang ano. But anyway, you can check it out, guys, online kung ano man yung mga available colors nila. However, I got the gray one, no? Kaya ng box niya. So unboxed na po siya, no? Pina-unbox ko na nung binili po natin siya. Para makasiguro tayo guys na hindi basagang unit para ganda nating maibalik kung sakali man may problema. And actually pina-tempered glass ko na rin para sigurado tayo, no. Actually nakaganyan pa rin siya, no, naka-plastic na ganyan. And then since this one is ayan guys, so ito yung plastic niya, okay? So ayan yung tempered glass, no? Nung walang tempered glass ito, guys, meron siyang, ano, no? Parang nakadikit dito na details ng Redmi 10C, no? So, something like Xiaomi Redmi 10C, something nakalagay dito. Okay? So, then, ayun. So, siguro pag-usapan mo muna natin is yung, ano niya, yung quality ng, build quality, I mean. Okay? So, yung bigat, magaan naman, hindi siya ito, meron tayong pwedeng maipagkumpara dito guys eh. This is a Redmi Note 10S, Redmi Note 10S, or tama ba? Yes, tama, Redmi Note 10S. So this is 6.5 inch, no? Kaya no, halos magkasinlaki sila, no guys, ayan. So yan. Parehas AMOLED to if I'm not mistaken, no. But then ayan, pag-usapan natin guys kung ano yung build quality niya, no. Ayan guys yung camera niya. Okay, no. Yung fingerprint na ano nandito, ayan, no, nasa gitna sa likod. So medyo old school, no. Yung however, ayan, no, meron, at least maganda na rin, meron siyang 50 megapixel na camera. However, alam ko hindi ito ano, wala siyang stabilization or EIS. And then of course yung camera niya is in the middle, just like the Note 10S, no. Ayan, no, sa middle din. Okay, so sa likod yung kung pag-comparison natin sila, ayan. So malaki talaga yung parang camera output nitong 10C over the Redmi Note 10S. However, this one is a 64MP, no? 64 megapixel to. And this comes with the stabilization, no? So, ayan guys. So, ito, ano guys, yung ano niya, no? Yung design niya sa likod is parang may pagka-carbon fiber effect, no? Ayan, nakikita niyo ba? Normal niya yan, ha? Baka kasi isipin niyo guys, sticker yan. Hindi yan. Yan na po talaga yung design niya. So, kumbaga, pag hinawakan nyo siya, para siyang kung nakahawak na kayo ng ahas or snake, ganun yung, ano niya, no? Yung texture niya, no? And then, ayan guys, so sa ilalim, maybe this is the, ano, charging port. Okay? So, it is a Type-C. Thankfully, ayan, Type-C na siya, no? The speaker, then the microphone, okay, then sa taas, then ayan, headphone jack, tapos dito naman sa gilid is yung volume rocker natin, power button, and of course dito sa gilid is yung SIM tray. Okay, so then, and then yung camera na lang sa likod. So upon opening the box, sandali, ito pala, ito yung makikita natin. Okay, so this is the SIM pin. Okay, so buksan natin. Ito yung charger niya. So this is I don't know if ilang watts ba ang charger nito. 10 watts?
Yeah, 10 watts ba? Okay, so it indicate it's a 10 watts charger, okay? And then yan yung cable. O yung ano niya, yung ibang color nito kasi yung usually 33 watts eh may kulay, no? This one, sandali, tingnan natin anong kulay niya. Okay, so yan. Regular white lang, white color. Unlike with the 33 watts, no? Ganito yung mga nasa 33 watts, no? May pagka-orange. This one is since 10 watts lang siya. So, ayan. Siguro ganyan ang ginawa ng Xiaomi to determine the watts of the cable, no? Okay, so, ito, buksan natin itong parang ano niya. Parang box niya rito. Okay, so, ayan, ano to? Quick start guide. Okay. Then, warranty card, safety information, okay, and that's it. So wala na tayong extra makikita rito, no? It doesn't come with a case, no, kaya bumili na rin ako ng case, no. This one, ayan, no? So this is a stock case that we na ano, no, I just don't know yun nga kung ano, pero alam ko hindi siya kasama sa ano, dahil nung binili ko to, they gave me this one, the case, and a tempered glass as well, no? So yun, okay, so alisin muna natin yung mga yan. Okay, so okay, upon opening, tingnan natin kung ano yung ano niya, yung software niya. Okay, so ganyan po natin siyang makikita. Okay, so yan, yan ang unang-una nating makikita, guys, no? Okay. So yan, ganyan po yung design. So meron siyang parang bubbly candy effect dito, no? And then nabuksan na kanina to eh. Sila na yung nag-on nito. So ayan, tingnan natin yung ano, guys, yung software ano niya. Okay, so yung software niya is 13.05. And then nagpapa-update na siya for 13.0. And then nagpapa-update na siya sa 13.010. So ayan, guys, i-update muna natin siya, no? Ngayon, yung ano niya, yung effect, no, yung response niya, no. Ayan. So since siguro dahil bago, ayan. So meron pa siyang konting laggy effect, no. Meron pa siyang konting yan, no. Ayan, nakikita niyo naman, 'di ba? Ayan. Meron siyang split seconds, no? Split second time, ano, no? Loading time, no? Ayan. Ngayon, by the way, I got this for 6,700 pesos, no? Sa shop ko ito, physical store po natin nabili ito, no? Hindi po siya online, hindi po siya Shopee, hindi po siya Lazada. However, you can get this one cheaper with Lazada and Shopee, no? Sa Shopee, may less pa ito na 10%, so it will come maybe at 6,000 or 5,900. Then the 128 variant, maybe nasa 8,000 niya tayo. Then you can get it at around 7,000, something like that. 7,200, something like that. So, ayun. So ngayon, this the camera. Ayan nga, guys, yung ayan. Okay, so meron siyang flash, parang dummy lang yung isa dito, no. Ito, oh, dummy lang ito. Dummy cam, tapos ito yung flash, tapos ito yung main camera siguro. And this is, I don't know if this is a macro lens, no. Ngayon, tingnan natin, guys, kung ano yung specs niya na meron dito. Mukhang wala siyang ano, guys, eh, mukha siyang walang ano, wala siyang, parang wala siyang macro. But anyway, ayun, meron siyang slow motion time, meron siyang slow motion diyan, meron siyang ayan, photo, portrait, video, pro, ayan, no? Sa video, guys, tinry ko na lahat eh, pero wala talaga siyang stabilization, no? And ayan, 1080p
30 frames per second. Yan yung main cam niya sa likod. 720p, 30 frames per second. Then, wala siyang ano guys, wala siyang stabilization dito nung nag-record ako kanina. Ngayon na yan, ano pa ba? Sa selfie naman, tingnan natin yung selfie. Okay, so yan. Ano yung vision na ano natin? O yan, 1080p, 30 frames per second din. And ayan guys, so wala rin siyang ano, wala rin tayong makitang EIS dito, no? And for the price of 6,600, talaga namang ano guys eh, what can you ask for more, diba? Ayan, so mukhang mabilis naman. Ang importante lang naman sa phone guys is medyo mabilis lang siya, no? Hopefully this can play some of the demanding games right now, no? Like ML or any other games like Call of Duty na sikat ngayon sa panahon natin. And that's the most important thing. And kung hindi man, edi try na lang natin siyang gamitin with some ano, no, social media sites, applications, 'di ba? So malaking bagay talaga yung merong cellphone. Ngayon guys, yung naka-AMOLED po siya, no. We can check the ano, no, the specs, no. Sandali. Ayan guys. Redmi 10C, okay? Para may idea tayo ng nire-review natin. So tingnan natin si Manong GSM Arena. Ayan. Okay. So sabi ko nga ayan, no. Pero parang magkasinlaki lang sila, no. Pero malaki pala siya. Ayan guys, oh. Malaki pala siya kumpara sa 10S. So ayan, oh. Meron siyang malaki nga siya. Kala ko magkasinlaki lang sila. Kasi magaan siya, guys, eh. Magaan kumpara kay ano, 10S, no. Pero malaki pala siya. So ayan, yung ginawa natin, guys, is 4GB, no. Ayan yung ano niya. Snapdragon 680 4G 5000 mAh battery. Ayan, 6.71. Okay, so ayan, ngayong March lang po ito na ano, na-release, no. Ayan. And then yung ano niya, yung bakit ganon? Bakit naka-IPS LCD lang to? Pero mukha siyang ano, mukha siyang naka-AMOLED. Okay. Wait a minute. Ayan, rear mounted. Ayun, 18 watts. Pero 10 watts lang yung ano niya. Yung sa ano niya, no? So, hindi pala siya AMOLED, guys. IPS lang pala to. But anyway, at least, diba? Ayan. Ang ano naman niya is, yung naka-Corning Gorilla Glass Protection siya. Although, wala naman siyang 1, 2, 3, 4, 5 na indication. Pero malaking bagay na naka Corning Gorilla Glass siya, which compared to the 9C, which is the older version. And then ayan, so 680 na Snapdragon, of course, octa-core na yan, Adreno 610. And then ayan, so yan guys, so wala siya talagang macro, ayan, oh, depth lang siya guys, oh. 50 megapixel yung main, yung wide, tapos yung PDAP niya 2MP, 2.4 yan, depth. Tapos itong ayan, meron siyang LED flash. Wala siyang EIS talaga. Okay. Ayan, 5 megapixel po yung selfie camera niya, no. Ayan. So Xiaomi Redmi 10C. Okay? So ayan. Okay, so yung bilis naman ng response ng finger ano niya, guys, eh hindi ko pa natatry eh, kasi hindi pa tayo naggumagawa ng account dito. Sandali, gawa ako ng fingerprint ko, no, guys. Dali lang, ha. Okay guys, so yan, i-ano na natin, no? Ayan guys, so yung response time niya guys ay maganda naman, mabilis naman, no? However, yun nga, maninibago tayo dahil kung nasanay tayo sa side mount, kung dito yung usualing fingerprint natin, so maninibago tayo, no? Yung bilis naman niya guys eh, maganda naman. And yun lang ang medyo pangit, bakit pinakataas-taas masyado rito. Parang ginawa nilang Oppo, no? Yung dating nung design. Yung natatandaan kong merong ganito ng Oppo is yung Oppo F5, no? Okay.
So, tanggalin natin. Try natin ulit. Mabilis. Okay. So, mabilis naman guys, no? So, yung ano naman, yung... Kumusta naman yung updates niya? Na-update na ba natin? Okay. So, update na ba natin to? Okay. So, download update. Kanina, dinownload ko na to. Nung nangyari, pat nawala. Okay. So, ayun guys. So, I think, yan, no? Sa camera guys, sandali guys ha. Tingnan ko kung makaka-capture tayo, no? Yun guys, so pagka okay, so ito guys, so yan, pagka magbi-video tayo, no. Try nating mag-video. Yan, konting galaw lang yan guys, tulad ng ayan. Yan. So hindi tayo magalaw diyan ha, pero makikita niyo, mararamdaman niyo na nanginginig yan. Okay, so yan. I-play natin. Kasi wala siyang stabilization. Ayan guys. Oh. Oh. Nakikita nyo ba? Napapansin nyo ba? Maganda. Maganda yung capture niya, no, sa video. However, maalog. Maalog. So, unlike with this one. Ayan guys. Itong pinambibidyo ko sa inyo ngayon. This is the 11T Pro, no, na cellphone. So, this comes with the 4K and up to 8K resolution na kayang magkaroon ng stabilization. However, ang alam ko is meron itong stabilization up to 4K resolution, no. Eh this one 1080p na lang pero wala pang stabilization. So yun ang yun, yun lang yung napapansin ko, parang isa sa cons niya, no. Pero kung taking pictures, mukhang panalo dahil dun sa ano niya, no. Ayan guys, oh. Yung 50 megapixel niya, no. Maliwanag, no. Wala akong masabi. And sa video maliwanag din, yun nga lang, talagang maalog. Ayun, no. Iba kasi yung ano guys eh. Iba kasi yung may stabilization, hindi gaano magalaw. Ayun guys, so hindi niyo ba tinanong, kahit na diyan pa lang makikita niyo na eh. Oh. Yung may nginig ng konti. Unlike this one, ayun guys. So pag ginalaw-galaw ko tong 11T Pro, wala. Kahit na ano, smooth pa rin yung transition ng video. So yun, ano pa ba, no? Yun lang naman ang makikita natin sa camera dito, no. Wala siyang macro lens. Depth lens lang siya, yan, no. Meron siyang slow motion effect, short video 50 MP. Yan. Tapos portrait natin, photo, video, pro. And then ano pa ba? Ayun, so mabilis naman siya eh. Mabilis naman ng actually. Siyempre 4GB na rin to, no. Although yun nga eh, sa panahon natin ngayon eh, mas maganda kung 6GB na yung minimum RAM natin, no. Pero since sa tight ang budget natin lately, kaya ito lang po ang binili natin for review, no. Pero panalo na to guys, sa halagang 6,065 sa presyong ganyan guys eh, panalo na, diba? Yung parang sigurong mapapansin kung medyo makakalaban nito sa mga kilalang brand like Samsung is AO3. So halos ka price niya yun. Pero talo, para sa akin talo pa rin yun guys eh. Kasi yung processor nito guys eh, 680, no. So magandang klase na processor yun na ng ano, ng Snapdragon, no. Yun nga, tulad ng sinabi ko dun sa specs, no. Nakita niyo naman yung specs niya. Ayan. Okay, so ayan, Snapdragon 680. Oh, 6 Newton meter na yan, guys. 6 nm na yan. So mabilis na yan, guys. The more the lower the number there is, the more na mabilis na po ang ating processor. So, ayan. Yung RAM niya, tingnan niya natin yung RAM. Okay, so wala namang nakalagay. So AnTuTu score, meron ba? Okay, so mukhang wala naman. Wala tayong nakitang AnTuTu score dito. Pero palagay ko mataas ang AnTuTu score nito. Siguro nasa around 200 plus, I guess. Or below that. Pero di na bababa pa dun. So, ayun guys. So, ano pa bang maano ko? So, ayun. Kung may plano kayong bumili nito guys, eh, panalo to. Sa cam, panalo. Yun nga lang. Sa video, hindi natin maasahan dahil wala siyang stabilization. Sa games, hindi. By the way guys, sa mga nagtatanong, ayan guys, yung Mobile Legend natin, no. Nung tiningnan ko to guys eh,
meron pala siyang ano, no? Meron siyang ultra. So, tapos nilaro ko rin. Ano naman, guys? Si smooth naman siya, no? Ayan, guys. So, since bago ko siya, eh, plastic ko lang muna para po safe siya, no? Okay. So, yeah. So, medyo, siguro sa ultra, guys, medyo may konting, ano, pero hindi naman, eh. Hindi naman siya yung kamo, yung malag or something. Wala, guys. Kaya niya, no? Ayan, guys. So, tingnan natin, guys. So, oh, ito kasi yung parang ano niya, eh. Ayan, no? Tingnan niyo yung ano, guys, yung settings, no? Ayan, guys. So, na ultra, oh. May ultra siya, may high. Ayan, guys. So, so para sa phone na 6,000, guys, eh. Panalo na yan, guys. So ayan, no? Pagalawin natin para makita nyo. Naka-plastic lang yan, guys, kaya medyo parang blurry, no? Okay. Ayan, guys, so. Wala namang ano, wala namang kahit na anong lag, no? Okay. Oh. Okay naman. Medyo may konting ano lang, siguro konting-konte frame drop, no? Pero yun nga, ako naman kasi, guys, hindi ko naman kasi inaan yan. Ako usually kung mag-ML man ako, ano lang, okay na nga sa akin kahit na medium lang, eh. Yan, guys, so. I-high na lang natin. Oh, yan, guys, so. Diba? Oh, sa high na yan, guys, eh. Siguradong smooth na yan. Nalaglag natin yan. Okay. So, yun, guys, okay. So, sa games, eh, mukha naman, it will do, no? Medyo nararamdaman ko lang yung konting init, no? Which is very normal naman sa mga phones. Pero okay na okay yan, guys. Okay? So, yun, guys. I think yan na po yung vlog for today natin, no? So, hindi na siguro ako mag-upload ng video shots nito or photo shots nito. Kasi I'm sure basic lang naman yung ano nito, guys. Yung mga photos niya. Pero ayun pa man, I guess panalo to, guys. So sa salagang 6,065, you pay what you get. And sandali nga lang pala, bago nga pala makakalimutan, guys, eh, sandali, buksan natin yung SIM tray niya para makita natin kung ano ba, expandable ba. Okay, yun ang nakalimutan ko. Okay, so sandali, guys, ha. Okay, guys, so ito yung SIM tray niya, no? It comes with dual SIM card, then pwede pa natin siya lagyan ng ano, ng SD card dito, no? I just don't know what's the maximum, no? But then ayan yung ano niya, guys. Ayan yung face to screen, TF. Okay, so ito yung SIM 1 niya dito. SIM 2, okay? Ayan, nakikita niyo ba yung numbering? Ayan, no? SIM 1, SIM 2, TF card. Okay. So yun, I think yan na po, guys. Welcome. I think we're done. Yan na po ang ating vlog for today, no? For 6,600 panalo na to. Although yun nga, meron pa rin siyang headphone jack dito and parang wala siyang ano, IR sensor na meron ng Xiaomi, which is a very ano, no, kilala na siya Xiaomi. I just don't know kung meron pa tong iba rito, pero yun nga, may ganyan dito, guys. May balit na butas dito. Usually, IR blaster or IR sensor yon that can control any other appliances sa bahay. Okay? So, ayun, guys. So, thanks for watching. Keep safe, everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.